God say to all po kapamilya, welcome na naman po sa ating daily devotion at ang Diyos na po ang magpala sa inyong lahat na inunan nyo siya sa araw na to. So before we start, pray lang po tayo sandali. Ama namin nasa langit, alam ko po na may instructions na naman po kayo sa amin. At alam ko po, Lord God, na gusto nyo pong mapakinggan namin ang mga ito, ang mga salita ninyo. Dahil gusto nyo po kaming i-purify, katulad po ng sinabi nyo kahapon. Lord, tulungan nyo po kami na to have an obedient heart and listening ear with a heart, Lord God, na willing to obey. Maraming salamat po, Lord. Ano man po ang message nyo, Lord, nawa kami po ay mag-obey at lumago in the knowledge of you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan po, kapamilya. Ang title po kasi natin sa araw na to, The Christian Home. Ayan, kung pabasahin po natin kasi, ito po yung Bible reading natin nasa Colossians 3. Ano nyo po yun, Christian Household? Opo, tama po yun. Yun yung may instruction si Lord. Sabi niya, wives, okay, kung kayo man po ay mga asawang babae, submit your husband as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Slaves, obey your earthly master in everything. And do it not only when their eyes is on you and to win their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. For whatever you do, work at it with all your heart. Not for working for men, but for the Lord. Since you know that you will receive the inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for his wrong. And there is no favoritism. So, ito po yung nasa Colossians 3. So, dito po, isa-isa po yung instruction sa atin, no? Pero po yung verse na pinili po ni Sir Eliyoder, parang sinummarize niya po sa Ephesians chapter 5 verse 21 na ang sabi po, submitting yourselves one to another in the fear of God. Ibig sabihin po, pag submit, mahirap po talaga yung mag-submit eh. Yung mag-o-o ka, mag-o-obey ka, susunod ka. Sa mga bata na nga lang po ngayon eh, ang haba po ng waiting time natin para sumunod. Sa mga magulang, may times, yung mga patients natin na titest at lalo rin po yung tayo bilang asawa sa ating mga sa asawa natin, sa husband natin at ganun din po sila sa atin. Kaya nga po sabi niya, sa pag-submit natin, sabi niya, bakit natin ginagawa yun? Bakit tayo nag-o-obey? Dahil meron tayong galang sa Panginoon. Kumisan po kasi ang hirap mag-submit. Pero pag may galang ka sa Panginoon at iniisip mo na yan, yung asawa ko, anak ng Diyos, ay biyanan ko si God, ay susunod ka, mahiya ka, diba? O siya din, kung halimbawa, ay anak ng Diyos ang asawa ko, ako ba magalit yung si God pagka, kumbaga, nakakahiya naman pagka sasaktan ko yung asawa ko. Ay, naku, anak ng Diyos ang mama at daddy ko, kakahiya naman kay Lord pag hindi ko sila i-obey. Kahit po sa mga nagtatrabaho, sa atin, na dapat ginagawa daw po natin ang pagsasubmit, ang pag-o-obey na dahil meron tayong reverence, ino-honor natin ang ating Panginoon na nasa langit, ang ating Ama na nasa langit. So, ano po ba talaga ang pinaka-core para mag-submit tayo ng bonggang-bongga? Walang iba kundi love. Sabi po ni Sir Yoder dito, love is the basic material that transfers a house into a home. Kasi nga po, di ba, Christian home, syempre tatay, nanay, mga anak, kumisan may kasama kayo. Ang pagmamahal daw po yung magta-transform ng bahay sa tahanan. Kaya nga po, natatandaan si Pastor Bong sa King, sabi niya, sa
sa tahanan, nagpapatahan ka. Ibig sabihin, may pagmamahal ka. Hindi ka tulad sa bahay. O, walang, sa bahay lang, tinutulugan lang. Pero, hindi yun tahanan na talagang inaasam-asam mo na makauwi ka kung walang pagmamahal. So, ayan po, tandaan natin, pagmamahal sa isa't isa ay napakahalaga. Meron po siyang kwento dito na may nakita daw yung dalawang babae na nag-camp lang sa gilid ng kalsada. Isang pamilya, si squatter siguro, ganyan. Kaya sabi niya, kawawa naman sila, wala silang bahay. Sabi daw ng bata, wala po kaming bahay pero meron po kaming tahanan. Sabi niya, wala lang po kasi kaming pagsisilungan. Pero po may tahanan po kami. This is our home. Pa hindi nakikita sa ganda ng dekorasyon ng bahay natin kung yun ba ay totoong totoong tahanan o hindi. Kahit gaano kaliit o gaano ka sabihin mo nang iyon lang yung space, pero kung may pagmamahal, yun daw po ay matuturin na isang home. Sabi niya po, The love a husband and a wife have for each other should be a self-sacrificing. Ay, ito po parang sinasabi niya, paano ba talaga yung pagmamahal ng isang tatay at isang nanay? Sa karamihan po kasi ngayon, di ba, pagka nagkaroon na ng problema, annulment, divorce, yan na lang yung mga ano, yung parang maririnig mo na lang. Siya na lang ba ang kailangan? Parati na lang ako umiintindi. Wala na. Hindi na nila naisip yung mga moments na sweet na sweet pa sila. Nakalimutan na nila dahil sa galit lang at doon na lumalabas yung pagiging makasarili. Minsan mga reason po ng mga naghihiwalay parang siya na lang ba ang masaya? Siya na lang ang may karapatan maging masaya? Tapos nawawala na po sa picture yung mga bata na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Na wala na, parang yung sarili na lang nila. Kaya nga, hindi pa lang po nagsabi nun, kundi yung Biblia na selfishness yon, hindi po self-sacrifice. Kasi po, pag totoong magmamahal ka, hindi mo nang titignan yung sarili mo eh. Titignan mo rin yung iba. Kung makakabuti ba doon sa kanila o hindi. At tatandaan po natin na ang pagmamahal na meron ang Panginoon, parati po yung kadugtong ng may kasama siyang discipline. Pero, hindi po siya yung, ano, yung love with discipline na matututo ang bawat isa. Lalago ang bawat isa. Makakilala ang bawat isa. Sabi niya nga po, may mga ibang mga magulang na hindi na sila marunong magpatawad, kaya nasisira po ang tahanan. Nasisira po pati yung mga future pa ng kanilang mga anak na hindi nila alam, yun po yung pinakamasakit na pwedeng pumatay sa pagkataon nila, yung paghiwalay ng mga magulang. Kaya nga po, yung Christian home, sabi niya, mag-uumpisa po talaga yan sa nanay at tatay, sa mga magulang. Gaano kayo katotoo sa pagmamahal na meron kayo sa Panginoon para magkaroon kayo ng puso na marunong mag-sacrifice, na pwede kang magpatawad paulit-ulit at magmahal ng paulit-ulit. Hay, sabi niya nga po, ang self-love, yun po ang papatay sa tahanan. It will wreck a home. But true love builds a home. Isa rin po yan na patotoo na talaga bang nasa Panginoon ka? Talaga bang siya ang sentro ng inyong buhay, ng inyong tahanan? Kahit po kasi anong bagyo ang dumating, in Jesus' name, tatayo at tatayo ang tahanan na ang pundasyon ay ang Panginoong Jesus. Sabi po niya dito, we cannot try primarily to change others. A better home begins with you, with me. Kaya nga po,
kahit ako, kahit naman po tayo, wala naman perfecto, hindi naman tayo kayang baguhin ng ibang tao. Pero sabi niya, ang napakang magandang tahanan, mag-uumpisa yan sa atin. Contribute. Paano ako makakontribute, Lord, para maging mas mabuti yung tahanan ko? Para mas maging loving, para mas maging matatag yung tahanan na binigay sa akin ng Panginoon. Alang-ala, alang-alang sa mga bata, sa susunod na henerasyon. Dahil alam niyo po, pag hindi po tayo natutong magsakripisyo, sunod-sunod na po yan, makikita na po ng mga anak natin. Pag sila nandun na rin sa sitwasyon na ganun, gusto niyo po ba na ganun din ang maging desisyon nila? O gusto niyo makita na tatayo silang muli, magpapatawad silang muli, at magmamahal silang muli. Tulad ng gagawin natin bilang mga magulang na modelo nila. Ang dami pong pwedeng sabihin po eh, pero talaga pong nakafocus si Sir Eliodor doon sa love para sa isa't isa, na isang bind po yan para sa family, at yung responsibility ng bawat isa. Yung instruction ni Lord sa atin as wife, as husbands, as children, and as a slave, kung meron man po tayong kasama. At higit sa lahat, yung responsibility na mag-uumpisa sa atin yung pagkakaroon ng napakamagandang tahanan. It needs self-sacrifice. At sa huli po, ito po babasahin ko. Sabi niya, marriage is a union that cannot be organized when both sides think they are management. So, para po sa atin, mga asawang babae, sa wives and husband, sino po ba talaga ang magmamanage? Actually, dalawa po tayo. Dalawa po ang asawa at ang wife. Pero po pag magpapataasan po yan, ako, masisira po ang marriage. Kaya alang-alang po sa alang-alang sa pangalan ni Jesus na nakatatak na sa atin, let us submit to one another as husbands and wife. And may our children be blessed, at dahil doon, nawa lahat sila ay lumaki ng maayos, matatag ang pananampalataya, at susunod sa mga yapak na ginawa natin bilang mga magulang. So, ayan po, napakahirap po ng Christian home pag wala ang Kristo. Wala si Christ. Kaya nga po, Christian home eh. Kaya po, may God, may Jesus be the center of our family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pray na po tayo. Ama namin nasa langit, nagpapasalamat po kami. Walang sawa ninyong mga instruksyon at pagmamahal sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maalala ang mga salita ninyo. At kahit kailan, Panginoon, nawa po, tulungan niyo po kaming mag-obey para po yung mga anak namin, Panginoon, ay sumunod din sa mga yapak na gagawin namin na desisyon sa buhay. Lord, tulungan niyo po kami to submit to one another, Lord God. Hindi dahil para sa kapakanan lang namin, kundi Lord God, because we love you and we want to honor you, Lord. Maraming salamat po. Kayo na po ang magpala, Lord, sa bawat pamilya na nire-represent namin, Father God. Hanggang po sa mga anak namin, Panginoon, at sa mga kaapu-apuhan, Panginoon. Lord, naniniwala po kami na may maganda kayong plano sa aming lahat bilang mananampalataya at sumusunod sa inyo. Tulungan niyo po kaming sumunod ng tama, tapat, inconsistent hanggang sa pagdating ninyo. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning!